sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha, at siyang papawin nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos, at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ang bawat pamilya'y kapayapa't pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin, at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang pangal, linggin ang aming payap na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first luminous mystery is the baptism of our Lord in the River Jordan. And a voice came from the heavens, saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Matthew chapter 3, verse 17. Though sinless, Jesus is baptized by John, signifying his solidarity with sinful humanity. Jesus' immersion in the waters of the Jordan signifies his sacrificial death, his emergence from the waters, his victorious resurrection. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The second luminous mystery is our Lord's manifestation at the wedding at Cana. His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." John chapter 2, verse 5. Though not yet his time to minister publicly, Jesus accedes to his mother's request and turns the water into wine. Whenever Jesus performs a miracle, he does so not to glorify himself, but in all cases, to glorify the Father by attending to the needs of others. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The third luminous mystery is the proclamation of the kingdom of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Mark chapter 1, verse 15. Jesus proclaims the kingdom of God, that is, that God is present in the world and in our lives, transforming brokenness and division into healing and wholeness, reversing exploitation and hatred into justice and mercy. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fourth luminous mystery is the Transfiguration. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. Luke chapter 9, verse 29. As Jesus is transfigured before their very eyes, Peter, James, and John glimpse the divinity of Jesus. Awed over the manifestation of the divine, the disciples are drawn to remain atop the mountain. However, Jesus leads them back into the world where God wishes his presence to be sought and found. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. The fifth luminous mystery is the institution of the Most Holy Eucharist at the Last Supper. Then he took the bread, said the blessing, broke it, and gave it to them, saying, "This is my body, which will be given for you. Do this in memory of me." Luke chapter 22, verse 19.
Knowing that death is imminent, Jesus leaves his disciples with a sacrament that embodies the salvific meaning of his death on the cross. As bread that is broken feeds the hungry, Jesus' brokenness on the cross nourishes us with life eternal. And so, to partake of the life-giving bread that Jesus offers is to present ourselves to God in return as bread to be blessed, broken, and shared, that God may give abundant life to others. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you.
your presence. Thank you for the life, the gift of joy. Your presence. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Pinupuri ka namin, sinasamba. Muli, O Diyos, dumating na naman ang oras at araw na ito upang ikaw ay aming parangalan, luwalhatiin at patuloy El Shaddai. Parangalan ka sa aming pong buhay. Salamat sa buhay na pahiram. Salamat El Shaddai at sa oras pong ito. Patuloy kami nagpapakumbaba. Inaamin ang aming pong mga pagkukulang at patuloy naming sasabihin wala po kaming magagawa kung kami po ay hiwalay sa iyo. Mangusap ka po sa hapong ito at pagpalain ng mabuting balita na aming pag-uusapan. Salamat sa iyong banal na krus, aming Panginoon, upang patuloy naming malaman ang tunay mong kalooban at patuloy kaming humihingi ng iyong pagbabasbas maging sa lahat ng aming pong itataas mamaya, sa mga mag-asawang walang anak, sa mga may karamdamang may COVID, at sa lahat ng mga nagpa-swab test negative na. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, kasama ng Espiritu Santo na maghahari noon, ngayon at magpakailanpaman, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen and Amen, pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Thank you.
siyang sumagot sa bawat pusong maaw sa magsuyo. Glory to Christ, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Dumating na naman ang oras at araw na ito ng Huwebes. Praise the Lord! Napakabilis po ng araw at oras. Mga kapatid sa pananampalataya, today is March 11. At ngayong hapong pong ito, ibinigay na naman sa atin ni El Shaddai ang pagkakataong tayo'y magkasama-sama. And thank God for this opportunity at blessing na ating nararanasan. The day, the life, everything. Talaga naman pong nakaka-bless at nakaka-touch. Diyan lang po kayo, dito lang kami. At syempre, sa pangalan ng ating minamahal na punong lingkod, Brother Mike Z. Velarde, ang ating pong mga council dito sa Hong Kong, Sister Tess Villarin, Sister Cindy Bernardes, and Sister Gigi Gakusan, ang ating pong co-pilot, Brother JR, na lagi ho nating kasama. At syempre po, ang inyong abang lingkod, Brother Beethoven Tadeo Borlongan Jr. Salamat po, my dear brothers and sisters. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas sa buong mundo sa ating kasama. At ngayon kasama, maraming salamat sa Zoom, FB Live, at maging dyan sa ating pong YouTube channel na palagi po nating i-subscribe, i-like, i-share, at mag-comment para patuloy na paparangalan at papurihan si El Shaddai. Siyempre rin po sa ating minamahal na head, Brother Ray M. Vargas, mga kapatid ko, at sa lahat ng mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, Brother Jota Nyahura. At sa pagkakataong ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, we're always, everyday, talk about the cross. And this afternoon, my dear friends, ang ating pong pag-uusapan, it's all about the cross gives equality, no? Nagbibigay pantay-pantay, no? Naglalagay siya ng pantay-pantay na pagtingin sa lahat. At diyan natin makikita ang kabutihan ng Panginoon. In the letter of Paul to the Galatians, chapter 3, verses 28 up to 29, the Bible says, there is neither Jew nor Gentile, neither slaves nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Mga kapatid, sabi naman po sa Tagalog, Galacia, Kabanatang 3, Talatang 28 hanggang 29. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat kay El Shaddai, palakpakan po natin ng Diyos ng malakas na malakas. Yan. Marami yung salamat sa mga sumali, si Sister Rowie ng Rizal, yan, si Rizal Group ito, no? So, Sister Angie ng UK, si Sister Marjorie, nagpaalam, okay lang po. Sila Sister Evelyn, Sister Josie ng France, Sister ng Arizona, yan, pranalangin natin sila, no? At sa lahat po ng San Sister Richie, Malabog ng Holy Land, yan, kasama natin siya. At syempre po, si Sister, yung Thailand ba, no? Si Sister, yun na nga yun, mamaya na lang. Yan, si Sister Brenda Birwan, no?
At yung iba nating mga kapatid ay wala ho, okay lang, siguro may ginagawa po kayo. Yung iba naman po, picture lang. So salamat po sapagkat, ayan si Sister Susan, siya po ay nasa Canada. Salamat po, no, dyan sa mga taga-Canada. At patuloy pong pagpalain ng lahat. Sister Cres ng Las Piñas, no? Sister Nova Garcia, ayan, no? At syempre mga kapatiran po nating walang kasawa-sawang sumasama sa ating pong lahat, no? Si Sister Priscilla Ray, ayan, no? So, sino pa? So, lahat po, no? Salamat po sa ating pong FB Live, nakaka 180 na po tayo. Salamat po sa inyo at patuloy po nating tangkilikin ang gawain ni Yahweh El Shaddai. Okay? So, bago po tayo mag-share, isang panawagan po dahil tayo po ay religious groups. Pwede po kayong makipanawagan. Baka po dyan sa Bicol, no, mga kapatiran po natin dyan sa Bicol, baka po may nakakakilala kay Sister Vilma Obanyes, no? At ikaw, Sister Vilma Obanyes, ang iyo pong anak, si Sister Erlinda Eugenio ay naghahanap sa iyo at gusto kanyang ma-meet. Siya po ay nandito sa Hong Kong. Kung sino man po ang nakakakilala kay Sister Vilma Obanyes, pakisabi po, ang kanyang anak sa Hong Kong ay nandito sa Hong Kong, si Sister Erlinda, ay namimiss na po siya. Sa mga gusto pong makaalam ng number, 9587-7568, no? 9587-7568, or mag-message po kayo sa amin ni Brother JR para po kayo po ay aming pong matulungan. So, kasi religious po tayo, so sa lahat po kaya yung mga gustong manawagan, kasama po yan. Okay? So, ngayon po, alam po nating may sister ditong excited na because it's her birthday, no? Talagang sangiting-ngiti pa lang. Kitang-kita na po nating birthday na birthday niya. Papasukin na po natin si Sister Esther Del Rosario. Hallelujah! Paki-unmute, pasok, Sister Esther! Happy birthday! Thank you, Lord! Okay na, bro? Brother? Yes! Hello! Hello, pasok! Sige! Okay, okay. Salamat sa Diyos! Amen! Salamat sa bigay na buhay, panibagong buhay. Lord, nagpapasalamat ako sa iyong kabutihan kahit na may mga pagsubok po, God. Tunay na kasama ka, kapag ikaw ay kasama, ay tagumpay lagi ang buhay. At sa aking pag-ano po ngayon, brother, opo, may isinilid po sa akin ang Panginoon ng aking is-share na na ano po sa James 1:12. Mapalad ang taong nananalig, nananatiling tapat sapagkat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Glory to God po. Tunay po, God, talaga, brother, talagang parang ito ay isinilit kanina lamang po, God, kaya ito po, nagsuot din ako nito, dahil ito nga po talaga yung kapag tayo ay nanatiling tapat sa Panginoon na kahit may mga pagsubok, tunay talagang magkakaroon tayo ng ano sa Panginoon. At ang ipatutuo ko lamang po sa tulad ng mga na pinagdaanan kong kabutihan na ipinagkaloob sa akin ng Lord, ay tunay po ang una po na yung kung paano po ako talaga natuto ng maayos sa panalangin. Na tulad po na may medyo ano na rin po ako dito sa gawain, sa groupings po namin sa Katanduanes group. Talaga, Katanduanes. Kumbaga po ay hindi ko po talaga ano pa manalangin ng ASCII na yung maayos na panalangin. Pag nag-groupings po kami, talagang pag nagaano po kami ng intercession, sabi ko, ano kaya ito? Paano ko kaya gagawin man ito? Talaga, andyan kasi po talaga yung aking panginginig na hindi ko rin mawari talaga. Pero sa ganang talaga, kapag bisher talaga ng puso mo, andyan ang Holy Spirit para tayo paglakasin at tayo turuan kung paano talaga manalangin. Dito ko po talaga natagpuan sa ating El Shaddai na ito kung paano ako natuto ng maayos na panalangin. Higit pa po sa pag-ano ng Bible, talagang dito ko rin na natutunan ng maigi kung paano mag-ano sa Bible. Dahil nung mga una, talagang
binitawan ko po magbasa ng Bible kasi basta lang ako kung ano lang ang pagbukas ko lang, magbabasa na ako ng mga verse. Ayun po pala, sabi ko kahit anong basa ko parang hindi naman po nagtitimo sa aking isip ang aking mga binabasa. Yun pala, mayroon palang mga process man kung paano man bago magbasa ng Bible. Kaya pala sabi ko parang mabibit, maaano na lamang ang utak ko kung paano ko isa sa buhay gagawin ng mga salita dyan. Yun pala ay mayroon pala ng dapat munang gawin. Yun pala talaga, sa turo talaga sa ano ng ating Diyos, talagang natuturin po ako sa pagbasa, turuman sa mga kapatiran natin na ganito po ang pagbabasa, tayo muna ay mananalangin at i-acknowledge muna natin ang yung acts nga po uga, yung acts nga po. Talaga yun ang dapat masundan. Talagang sa banal na Espiritu talaga, sa paggabay talagang ayon natuturin po ako manalangin. At tulad din po sa mga, yung pag-ano pa po, na mga core group, ay natapos na rin nga po ako ng bali isang taon na nag-ano man po ako sa grupo namin. Yun nga, naanuhan kami brother na talagang sinasabi ko po na talagang kumbaga, mag-ano na muna ako kasi talagang naaano nga ako yung sinasabing laging sa ikapo. Talagang nagpapatawad, na humingi talaga ako lagi ng tawad kay Lord kasi hindi ko pa yung nagagawa talaga. Kaya papuri lamang sa Diyos na andyan si brother, si Sister Cindy na pinalakas lang niya ako. Okay lang sister, na kahit hindi ka pa nag-iika po, sige lang, maglingkod ka lang sa Panginoon talagang. Ayun naman po talaga, hanggang ngayon ay ganun man po na kahit hindi pa man tayo nag-ansag sa gawain, talagang pinag-anuan pa man ako ng Holy Spirit, ng Panginoon, na talagang maanok pa man ang aming grupo na bilang isa man core group. Kaya tunay man talaga na kapag tayo nasa lapit, malapit talaga sa kay Lord, hindi man niya tayo pinababayaan. Ang amen. Isa ko rin ipagpapatuto pa rin, brother, yung mga tulad nitong nabasa kong mga pagsubok po. Since po na ako ay namataya ng asawa last 2014, tunay po na talagang, aywan ko kung maniniwala po kayo sa aking mga pinagdaraanan, na talagang namatay ang asawa ko ng November 5, kinat November 25, namatay din ang aking panganay na kapatid. Kaya kumbaga sa November na yun, dalawang patay. Pero yung ano naman po, yung asawa ko, kasalukuyang wala pa naman kasi namatay po siya sa kanyang tinatrabahong kumpanya sa Saudi. Kaya sa ganang yung aking kapatid naman, kumbaga parang sa sobrang tuwa niya, nalalabas siya ng Maynila kasi nasa Isabela po sila. Sa sobra sigurong tuwa, parang na-carjack, ano siya, parang na-ano yung kanyang puso, kaya doon man siya po binawian ng buhay. Kaya habang ganun po, talagang sabi ko, talagang napaka, ano naman ang pangyayaring ito, dala-dalawa pang patay ang naging ano sa akin. Tapos ayun po, sa madaling ano naman po, mga kina-ano naman, pag ayun po, nag-apply na nga po ako rito, nasa sa gandang loob naman ng Panginoon na talagang dinala na naman niya ako dito, pinabalik naman po ako niya dito sa Hong Kong. Ayun naman po, 2015, mga 2016 po, ayun na naman po, and meron na naman pong nangyari sa akin kapatid na naman, yung sinundan ko po, ayun na naman, ay kinuha na naman po ni Lord. Talagang napaka ano talaga kung hindi lang matatag talaga sa aking sarili, talagang marahil ako ay manglulupay-pay na po, pero talagang sa ganang ang Diyos lamang ay kasama natin, talagang pinapalakas lamang tayo. Hindi pa dyan, bro, talagang snakes na naman. Oh, marami pa. Talaga. Marami po, brother. Praise the Lord. Talaga, kaya sinasabi ng mga tao sa akin na nakakakilala sa akin, sister, ano ba yan? Bakit ganyan ang nagiging ano mo? Hindi ko rin masagot sila kung bakit ganun po ang nangyari. So, simula naman po ng sinundan ko, isa namang kapatid ko, dalawang kapatid na babae, hanggat sa last year nga po, ugad. Meron na naman po. Isa pa po na talagang yung inaalagaan ko dyan sa bahay namin na medyo may ano po iyon. Kasi, kumbaga, na iwanan sa amin yun ang magulang namin, wala po siyang asawa.
yun na naman po ang last na naging ano ng ano sa aking pagsubok. Kapatid ko po na talagang siya nga ang kinuha na naman last kaano lang last March 3 kabababang luksa lamang talaga. Po God. Kaya talagang talaga Lord, kung wala talaga sa akin ang Panginoon, kung wala lang po talaga ang salita niya, talagang siguro po hindi ko na maano ang aking sarili. Pero sa kabutihan lamang ng Lord, iyan po talaga masasabi ko rin na pinagpala din ako kasi ang lahat na iyon po na mga namatay ay pinauwi man po ako ng aking amo na kahit utang ko sa kanya na lagi ko lamang kung inaano sa Panginoon na makipag-usap lang ako sa amo ko na uuwi ako talagang kasi kumbaga napakapalad ko rin talaga brother kasi mabiyaya pa rin talaga sa ibang mga namamatayan ang amo hindi talaga nagpapauwi kasi kumbaga sa kanila may mga ano sila na punsoy-punsoy na maano daw sa kanila mga malas-malas mga malas kaya napakabuti ko rin po ng amo ko sa lahat ng namatay na kapatid ko ay pinauwi rin niya po ako. Ito lang na pinagpala. Isa, hindi po ako nakauwi. Talagang kasi meron baga pong pandemic kaya hindi na rin po ako nagpumilit. Ipinagpadala ko na rin lang yung aking pangtulong doon sa aking kapatid. Kaya napakabuti talaga ng Lord na kapag sa kanya ka talaga ay tapat. Amen. Talagang hindi ka rin po niya pababayaan. Itat ay palalakasin at palalakasin kanya at saka basta inaano natin ang kanyang mga salita, sinusunod natin na talagang bibigyan pa rin natin ng pag-ano sa mga salita niya, tunay po talaga na napakabuti ng Diyos. Ganun pa man, yung akin ding apo. Oh, meron pa pala. Talaga, sige po. Kasi birthday mo ngayon eh. Yan pa. May pagpapala din apo ko na itong mga amo ko, hindi man gaano basta-basta nagbibigay ng mga kung anong paano pero sa ganang nakita nila na ako'y masaya na mayroon na po akong apo ay tunay man po na binigyan man po ng pagpapala yung aking apo kaya napakabuti talaga ng Diyos na talagang amen. Kapag tayo ay marunong makipag-ano sa kapwa natin sila man po talaga ay maaanuhan man po ang kanilang mga kalooban kasi lagi ko man po sa kanila sinasabi din, alam niyo ka ko, itong inyong magulang, lagi ko yung kasama sa prayer. Kaya amen. Sabi nila, maraming salamat. Salamat sa Diyos. At saka ito nga po ugat ay brother, opo. Itong ay gigi na paa, unti-unti na pong humihilom. Amen. Na pagdating ko dito, yung mga anak niya, para bang nandidiri sa paa ng tatay nila, na parang naaano pa nila, pero saganang maayos naman po ang aking pag-alaga sa tatay nila. Yun. Kaya yun lamang po ugad na talagang papasalamat ako sa kabutihan niya na ito pa ngayon, i-renew na naman po ako. Wow! Kaya na patuloy lamang po ugad sa hamon ng buhay. Maraming thank salamat. You! Sister Esther! Papalantang ka namin! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayun, may laisi na. May laisi, oh. Wow! Salamat, Sister Esther! Yan, happy birthday! Nangyayari man ang mga ganong bagay. Huwag naman tayo magtanong. Diyos naman na may hawak ng buhay. Ano po, no? At least palatandaan ng marami magkakapatid sila, Sister Esther. Ano po, no? Pero salamat, may Diyos na nagbibigay pag-asa at kalakasan. Kaya naman siya ipinagpapala ng Diyos, pati paan ng kanyang amoy na aayos. Yan, salamat kay El Shaddai. O, sino po ho ang gustong mag-share? Sister Josie. Yan, Sister Josie Emson. O, ano po, Sister Josie, ano? Hindi po kayo pwede? Okay ba kayo? Kasi kahapon mag-share kayo. Sabi nyo, hindi kayo nakapag-share. O, sige, paki-unmute. Okay. Pasok. Okay. Praise the Lord. Praise hallelujah. Kinakabahan ako. Gusto ko lang pong ibalik papuri at parangal sa dakilang Yahweh El Shaddai na nandito pa rin po ako hanggang sa ngayon. Kahit po tinanggihan na po ako ng amo before pandemic, pero po patuloy pa rin po nila akong kinukupkup dito at inaalagaan pa rin po nila ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa Lord na sa pag-iika po ko po Lord dahil sa gitna ng kawalan hindi po talaga ako nawawalan. Amen. Lalo na yun, inutusan naman ako ng amo ko doon sa ano niya, hindi ko akalain yung amo niya, bibigyan pa rin po ako ng red packet kahit tapos na po yung yes, Chinese New Year. Na. Kaya po,
wala pa akong ibang maibabalik. Papuri at pasasalamat po sa aking Yahweh El Shaddai. Maraming maraming salamat po, Lord. To God be the glory. Amen. In Jesus' name. Yun lang po, brother. Salamat God po. God bless salamat. You. Sister Josie and Son, at least nakapagpatotoo ka na. Kahapon, hindi ka nakapagpatotoo. O ngayon, ang pahintulot ni Lord. Yan, no? Naka-red packet ka pa. Huwag kang mag-alala. Hanggang bukas pa yan, a 12. No? Sabi nila, hanggang a 12 pa raw yan. Pero, salamat sa Diyos. Okay? Sino pa ang gusto magpatotoo sa inyo? Yung mga kasama natin, mga kapatiran na nandiyan dyan. Okay? Si Sister Contepteon, hindi na rin kumikilos. Para si Sister Rona, si Sister Judy, yan mga picture-picture lang muna. Baka may mga ginagawa yan. Yan. No, okay lang yan, walang problema. Okay, so, sino po? Starchi, doon lang yung magsishare ka ba, Starchi? Makaway eh, may ginagawa yan. Oo. Sino po ang gusto magpatotoo sa inyo? Oo. Sino po? Ayun. Sister Rosa. Rosa, o, Sister Rosa, paki-unmute. Sister Rosa, Thursday to Thursday. Yan, pasok! Yes! Okay na po! Okay na, pasok! Okay na po, ayun. Babalik ko lang po ang papurit sa salamat sa ating Yahweh Shaddai. Tunay nga po napakabuti ng ating Yahweh Shaddai. Amen! Pagkat, patutuo ko lang yung nangyari nung Monday. Dapat Monday pa akong papatutuo. Kasi, praise the Lord, talaga, tunay nga po, ganito po nangyari nun. Ano, pupunta po ako ng market. Nagdasal po ako, Hego Lord, samahan niyo po ako sa Panginoon, samahan niyo po ako sa aking pagmamarket at naway maisip ko lahat ng aking gagawin at mabibilhin. Praise the Lord, talagang ang Panginoon talaga gagabayan ka eh. Kasi po ganito ang nangyari. Bumili ako ng prutas, ng orange, tsaka papaya. Bali, 37 lahat. Pero, ang sinukli sa akin ng Chinese, bali, 37, sobra. 17 ang inano niya sa akin. Sinukli. Kaya sabi ko, bakit ang dami nito? Sabi ko, parang nakukonsensya ako kung itatago ko ba yung ano, siyempre $5 lang naman eh. $5, pero parang konsensya ako, nandun yung konsensya ko na siguro inano ko sa sarili ko, nahi ko, hindi pwede itong mangyari kasi nga, kahit malito, sabi ko baka kabawa naman yung, ano, yung tindera, sabi ko kahit maliit, dapat ibalik. Sa kalooban ng Panginoon, na-consensya ako, binalik ko yung pera. Sabi ko, sobra. Hindi niya maintindihan kasi Chinese eh. Sabi ko, pinabilang ko, tapos pinakita kong resibo. Sabi niya, sabi sa akin, thank you. Sabi ko, you're welcome. Sabi niya, tapos sabi sa akin, very good. Sabi niya sa akin. Tapos na, sa sobrang tuwa ni ng Chinese, binigyan niya ako ng saging. Ay ko, praise the Lord. Sabi ko, tunay nga po talagang napakabuti mo, Panginoon. Amen. Talagang sa maliit na halaga, hindi ako nasilaw. Ay, praise the Lord. Talagang napakabuti ng Diyos. Talagang gagabayan ka. Nandun yung konsensya eh. Kumbaga, yung Holy Spirit talagang pag nag-ano talaga sa'yo, talagang kahit maliit o malaki, talagang ibabalik eh. Talagang hindi ka paanuhin eh. Kumbaga, parang hindi ka magkasala. Tunay nga po talagang, ibinabalik ko talagang sa ating Yahweh Shaddai ang lahat na napapakinggan natin na mga salita. Talagang tumitimo sa puso't isipan ko. Tunay nga po na sabi ko, dati po talaga, tama po talaga sinabi ni sister kanina na nagpatutuo. Tama po talaga na pa nagbabasa ka. Dati pa nagbabasa ako, laging basa-basa lang ng Bible. Tapos parang walang tumitimo sa puso't isipan ko. Yung pala, meron po palang ano yun. Bago pa pala po magbabasa ng Bible, dapat hingin mo ang banal na espiritu na tulungan ka upang maunawaan mo ang mga binabasa mong na banal na aklat. Tunay nga po talaga napaka dakila ng ating Diyos na banal na espiritu kasi tunay nga po ngayon, kahit paano, unti-unti kong nauunawaan ang salita niya. Kaya binabalik ko lang ang papurit pa sa salamat sa ating Yahweh Shaddai na kahit anuman mangyari, dapat talaga nakaangkla tayo sa kanyang salita upang hindi tayo manghina sa lahat ng problema, sa lahat ng mga nangyayari ngayon.
lalo po ngayon. Kaya po binabalik ko lang po ang bapuri pagsamba sa kanya. In Jesus name, amen. Thank you. God bless you. Amen. Sister Rosa. Ayan, salamat kay El Shaddai, okay? Praise the Lord. Patuloy tayong pinagpapala, kaya ang pababasa ng Bible hindi po parang ano na yan, comics o kaya ano-ano lang, kundi sinasamba din natin sa prayer para naiintindihan natin. Okay? Amen. Sige po. Sino praise ang the Lord. Gusto magpatotoo? Nagpakita na si Sister Contepteon. Ayan. Okay, so wala nang hubang gusto magpatotoo sa inyo? Sa kabila ba na JR? Baka meron ba dyan? Sige. Sino pa? Okay, so marami. 70. Ayan na, Sister Syra ng Thailand. Salamat, Sister Syra. Nandiyan na siya. So 71 na po tayo. Salamat po, no? Sa mga nag-zoom. O, may nagtaas. Sino nagtaas? Sister Noemi. Nasa ka na, Sister Noemi. Ayan, ayan. Sister Noemi. Asa na? Okay, pasok, Sister Noemi. Unmute. Ayan, pasok. Hello po sa lahat. Good afternoon, birthday everyone. Birthday Sister Noemi. Nasaan man po kayong sulok na mundo naroon. Nais ko pong ibalik ang papurit pasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Brothers and sisters, gusto ko lang i-share yung disappointment ko sa... kung familiar po kayo sa Platinum Plans noon, way back 2002, nagpon po ako, nag-apply po ako ng insurance, and bago po, 3 months before po yun matapos, ay nag-declare po ng bankruptcy yung praise Platinum Plans na yun. Mm-hmm. At sa kabutihan ng ating Diyos na buhay, nasa gawain na po ako ni Yahweh El Shaddai noon, way back 1997 kasi. Kaya lang, that time, bago pa lang po ako nag-ika po, way back 2003 po, or 2004, something like that. Sa kabutihan ng ating Diyos, bago po nangyari yon, kumbaga na... nakilala ko na po ang ating Yahweh El Shaddai. Amen. And ngayon, yung Platinum Plans or yung insurance na yun na in-applyan ko, to be paid for 3 years. And then, tatlong buwan na lang bago ko matapos yun, nag-declare ng bankruptcy. Ang kabutihan ng Diyos, hindi ko yun... kumbaga natanggap ko yun ng maluwag sa loob ko. Hindi ko man 180 plus 1,000. Ang aral na natutunan ko sa pangyayaring yung brothers and sisters, huwag tayo dapat didepende sa mga material na bagay. Tsaka ang siguridad ay sa kamay lang pala ni Yahweh El Shaddai yung matatagpuan. Amen. Dahil that time po, ang nasa puso ko at sa isip ko po, ang matulungan ang aking buong pamilya bilang isang panganay po sa 5 magkakapatid, yun po ang aking dahilan kung bakit nag-apply po ako ng insurance. Mm. Dahil nga, ang pangako po nila noon, yung 180 plus 1,000 na yun, as magdodoble po, yun yung ang pangako nila. Pero, salamat sa Diyos, dahil wala po akong nakuha, kahit na kusing po doon sa perang yun. Subalit, sa kabutihan at sa kadakilaan ng ating Yahweh El Shaddai, itinimo niya sa aking puso na bagay lang yun, kumbaga, mapapalitan. Salamat sa Diyos dahil that time, bago ako mag-for good ng 2005, pinaranas ni Yahweh actually yung pangako niya na hindi niya ako pababayaan at ibibigay niya lahat ang aking pangangailangan. Dahil isa lang yung laging tumitimo sa isip ko na salita niya, ang Matthew 11:28 na, "Come to me all of you who are weary and burdened,
So yun na lang po ang aking pinanghawakan nung ako'y nag-for good dahil nag-for good ako, wala. Pero yung hindi ko inaasahan na binigay ng amo ko na long service noon, yun na lang po yung nagamit ko. And then mula noon, hindi naman po nagkulang ang aking buong pamilya that time. Bagamat may mga pagsubok na nangyari dahil nga nagkaroon ako ng sariling pamilya ko na sa pag-uumpisa ng pamilya is mahirap talaga. Pero yun nga, kung kasama si Yahweh El Shaddai, walang mahirap. Kumbaga, amen po. So, naniniwala po ako na pag ikaw ay kumbaga na broke, kumbaga, ibabalik, i-restore ni Lord yung mga amen nawala sa iyo. Amen. Basta magtiwala lang at kumapit lang sa kanyang mga salita. Basta hallelujah. Basta panghawakan lang po natin yung kanyang pangako. Yes. Kain po. At lahat ng ating pangangailangan kanyang ibibigay. Yes. Salamat. Thank you. God bless you, Sister Noemi. So, malaking aral sa lahat yan, kaya dahan-dahan lang. Ano po, huwag tayong masilaw kasi palagi sa kinang at doble-dobling pagbalik ng pera. Ang isipin natin ay bawat biyaya ay mahalaga. Okay, tayo umawit na kay El Shaddai, ang salita ng Diyos. Di nagbabago, nagpapagaling, kaya buti na lang may salita ng Diyos para sa susunod. Wala nang anak ng Diyos na maluloko at patuloy tayong pagpapalain sa lahat ng area ng ating buhay. Amen! Ikaw ang tanggol na nanginginig.
Hallelujah! Glory to God! Glory to Christ Jesus! Yan ang salita ng Diyos. Mabuti na lang, may salita ng Diyos. Yung isang sister natin kanina, 100,000 ang nakuha sa kanya. So, pagdasal natin yung mga ganyan na maibalik sa inyo yung pera. Pero kaya nga dyan tayo pinag-iingat. Ayun si Sister Shoni Larano, no? 2011, 100,000. Hallelujah! So, napakalaking pera na niyan. 2011 pa yan. Ano po, no? 10 taon nang nakararaan. Okay? So, isang aral yan sa lahat. Huwag masilaw sa kinang ng tubo, mga kapatid ko, no? Kaya pag may lumalapit sa inyo, eh, discern natin, magdasal, hanggat maaari nga, eh, ikaw na lang personal mag-ipon. Ano po, no? Hindi pa mawawala. Mag-ipon ka ng pagpapala sa narapat-rapat at karapat-dapat, kapatid ko, no? Sapagkat, alam mo naman sa panahon kasi natin, eh, lagi kasi yun ang mga pananaw sa mga nag-a-abroad, para ano. So, kaya aral sa ating pong lahat yan, mga kapatid, sa pananampalataya. Ano po, no? So, ngayong oras na ito, tayo po idadako na po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang ating pong pag-uusapan, it's all about the cross gives equality. Naglalagay ito ng pantay-pantay na pagtingin na ginawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, bukod sa salita ng Diyos na inaawit natin, eh, may pagpalakas dyan, eh, pampalakas dyan para hindi po tayo manghina, hindi po tayo, hindi po tayo kapatid ko manlupay-pay, kundi lagi po tayong lumakas. Siyempre, kami rin po, lahat tayo ay apektado, nakakalungkot sapagkat marami pang mga nasa abroad ang naloloko. Kaya tayong mga nag-a-abroad, sa grasya po ng Diyos, tayo ay humingi ng karunungan kay El Shaddai para hindi na ho tayo madadaya pa. Ano po, no? Katulad niyan, yung maghihintay ka pa na ano, pag dumating yung ganung panahon, tatanggap ka ng milyon-milyon, eh, nakakalungkot lang po. Eh, paano kung bigla kang nawala? Ano po, no? Hindi sa mapupunta yung milyon-milyon mo. Hindi, imbis na makukuha. Sana may mga nanonood na ganyan at yung mga sisters natin, kung ano man yung platinum na yon ay nakikinig sila at maawa naman sila. Yan kasi ang mahirap dyan pag marami na kasing pera yan. Yung tinuturo ko nung isang araw, di po ba na ang nagkakaroon dyan ng kaisipan, yung mga nasa taas eh. Kaya nauuso yung corrupt, nauuso po yung mga dayaan. No, siyempre pag marami na, mga kapatid ko. At bilang mga Kristiyano, dyan tayo tulungan ni Yahweh El Shaddai. Ano po, no? O, isang sister naman dito. O, makilim ko na po, amen, pinagpe-pray niya, 300,000 daw, education plan, praise the Lord. Eh, sa mga ganyan po kasi, ang pag-aaral ay tumataas, kaya po, yung mga plan-plan na ganyan ay tumataas ang pag-aaral. Kaya wag po tayong mananangan, magdasal na lang po tayo. Tapos yung mga anak natin, ipagdasal natin na wag silang mamimili ng kurso. Kung ano lang yung sapat sa budget, tama na yun. Ang mahalaga makapag-aral, di po ba? At makagraduate kayo, yan ang masarap dyan sa mga anak natin. Wag nyo nang kapag hindi na kaya ng nanay, pipilitin. O kaya, pwede naman mag-usap-usap. Mag-aral muna yung isa, tigil yung iba, suportahan yung isa. Pagkatapos nakatapos yung isa, tsaka naman magtulong-tulungan para makapagtapos ang iba. Para wala tayong sisihan, mga kapatid ko, no? Wala po tayong turuan. Sapagkat kami nga, wala kaming pinag-aralan, pero sa grasya ni El Shaddai, hindi ko naman sinisisi yung tatay ko. Biyaya ng Diyos yan para magpakumbaba tayo kay El Shaddai at humingi po ng grasya ng Panginoon. So, to God be the highest glory naman, nagtayo naman si Brother Mike ng ating pong College of Divine Wisdom, eh di lahat po ng mga may edad nag-aaral. Kaya nga may ka-brother tayo, dala-dalawa ang kanyang discount. Student discount at saka senior citizen discount. O di 40, mga kapatid ko, no? 40% ang kanyang discount, no? Di ba? Ako nga po, kung napapakita, estudyante, hindi maniwala sa mukha ko, talaga estudyante, talaga, akin na ID, buta na lang, may ID ho tayo, no? So, privilege natin yan. Well, so, kaya sa hapong pong ito, sa gospel na ating binasa, ang Diyos natin di nagtatangi, ano po, no? Di namimili, maganda yung kanta, maganda. Ang Diyos natin di nagtatangi, di namimili, maganda't maputi, may kulay man o kayumanggi, malinis lamang ang kanyang budhi, pantay-pantay ang kanyang pagtingin, kahit minsay di pumapaling, tumawag lang at dumalangin, ika'y magdiringgi.
no? Di siya namimili, mga kapatid ko. Kaya at the foot of the cross, my dear brothers and sisters in Christ, our introduction, the ground is level at the foot of the cross, no? Ang lupa, lahat ay nagpantay, mga kapatid ko. Bagamat sa mundo may bundok, may kapatagan, may kabundukan, nung pagdating ng Panginoon at sa pamamagitan ng krus na siyang nabayubay at ibinigay ang kanyang buhay, nagkaroon ng equality, mga kapatid ko, no? Nagkaroon ng pantay-pantay na pagtingin ang Diyos sa buhay po ni Mahatma Gandhi, may difference, kaya pala siya nagkaroon ng puso na sinabi niyang I like Jesus but I don't like Christians, sapagkat nagkaroon pala, hindi maiiwasan, mga kapatid ko, ng mga sitwasyong ikaw ay chepuera, ikaw ay yung bang sa kapanahunan, konting ubulang. Ano ba nangyayari dyan? Ano? Parang iba yung tingin kagad sa'yo, mga kapatid, sa pananampalataya, no? Nagkakaroon ng diskriminasyon. Yan, ano po? No, sa buhay ni Mahatma Gandhi, nagkaroon ng diskriminasyon. Kaya po siya, mga kapatid ko, gusto niya si Kristo, pero yung mga Kristiyano ayaw niya. Siyempre din naman, may mga iba rin namang lahi, ayaw ng Pilipino, may iba rin naman, mga kapatid ko, parang iba ang tingin sa Pilipino. Pero salamat kay Kristo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Bukod sa ating pong napag-usapan, inescapable, no? Hindi maiiwasan at hindi matatakasan, isa sa pinakamagandang nagawa ng krus ng Panginoon ay dumating sa buhay natin yung tinatawag na equality, no? Nagkaroon tayo ng pantay-pantay na katatayuan kahit anong area ka o kaya po ay number po sa sitwasyon sa mundong ito, hindi ho dyan nakatingin ng Panginoon. Di ba yung mga class A, class B, hanggang class E, walang class-class dyan. Mamaya, pag-aaralan po natin sa tulong at biyaya ng Panginoon na ginawa ni Kristo ang lahat ng bagay upang magkaroon tayo ng pantay-pantay na kalalagayan. Pantay-pantay, my dear brothers and sisters, kaya sabi sa ating binasa sa verse 28 ng Galatians chapter 3, mga kapatid ko, wala ng pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, wala ng pagkakaiba ang bawat isa po sa atin. Dahil kay Kristo, tayo ay pinag-isa, iisa, mga kapatid, sa pananampalataya. Tayong lahat ay naging isa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga ito ang tinuturo ni San Pablo bilang mga anak ng Diyos, na kung ating pangbabasahin yung 26, mga kapatid ko, sabi ng Galatians 3:26, ha? Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Tayong lahat, no, tinuro ni Father Oriada, ang unang Kristiyano ay mga Hudyo. Tandaan po natin, sila ang first Christian, sila ang kauna-unahang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon. Ano po, no? Ang kasarapan lang dumating sa ating hintil. Ang mabuting balita, ang salita ng Diyos, kaya tayo po ngayon ay nakabahagi sa mga pagpapalang tinatamasa ng bawat isa po sa atin. Saang parte ng buhay tayo, my dear brothers and sisters, ginawang pantay-pantay ng Diyos? May difference na wala siyang pinipili, wala siyang tinatangi, mga kapatid ko, no? Ano at saang area tayo? Una, my dear brothers and sisters in Christ, nagpantay-pantay, all of us. First, it's all about, we are all favored child of God. We are all favored child with God, no? Tayo ay nagkaroon ng favor. Kahit tayo mga Pilipino, salamat kay El Shaddai na answered prayer tayo. Tayo po ay nakararanas ng pagpapala. Nabibilang tayo sa tinatawag na maharlika. Kahit ang buhay natin ganito lamang, pero pag feel mo yung presence ng Lord, presence ni El Shaddai, feel na feel mo talaga, mga kapatid ko, yung tinatawag na tayong favor, yung favored child of God. Ano po, no? At kung hindi po kay Kristo, hindi ho mangyayari yan, my dear brothers and sisters in Christ. No? Malamang, no, may mga hadlang pa rin sa buhay po natin. Kaya nga, ang unang ginawa ng cross ng Panginoon na maging equal ang lahat, we are all favored, no po, no? Kaya nga sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, kahit po tayo ay iniugpong lang,
nakaranas po yung mga taong katulad natin ng pag-ugpong sa isang puno, nagkaugat, nagkabuhay, nakatamasa tayo ng biyaya ng Diyos. Pero sabi nga niya, huwag magmamalaki tayong mga iniugpong lang kasi kung yung mga tunay ay pinatutuyo at pinuputol, tayo pa kayang iniugpong lang, yung prunes, ano po, no? Kaya po, napakasarap bilang isang Kristiyano through this ministry, through the cross na ating pong pinag-aaralan everyday sa ating buhay, nagkakaroon lalo ng linaw ang lahat sa buhay natin na hindi ka na, hindi na ako basta-basta mag-judge ng aking sarili. Number one lang talaga yan sa kapabayaan po natin, kaya po mapasok ang lahat ng iyan. Kasi alam mo naman talaga tayo mga tao kasi eh, di po ba basta nasabihan ka na kagad ng malaki ang tutubuin, malaki ang ganito, syempre, lagi ho tayong nakatingin sa ganoong tutubuin pero hindi mo alam yung perang naaaksaya mo, naaaksaya ng lahat ng tao. Kaya nga salamat dahil may salita ng Diyos, natututo na po tayo. Natuturuan naman tayo. Siguro naman, dun sa lahat ng mga nakikinig po araw-araw, dun po sa mga sumasama sa ating Zoom at sa ating FB Live, di man biglaan, natututo ka na ngayon. Pag may tumawag, relax ka na lang. Kapag kami ganito, hindi ka na basta-basta give up. Ano po, no? Sabi nga nung sister kahapon, baka daw yung sister na i-stress po siya, ay naawang-awa. Kasi pwede naman dalhin yung awa, pero hindi mo kinakailangang ibigay ang lahat. Kita mo yung isang sister, nagkwentuhan po kami. O yun. Kaya kayong mga sisters na nandirito na dadalhin yung boyfriend dito, ingat-ingat. Mas magandang dalhin nyo dito pag mag-asawa na kayo, no? Hindi yung mag-boyfriend lang kayo tapos may mangyayari sa inyo, maghihiwalay din naman kayo. So wala po akong pinapatamaan lahat po ng mga sisters na may boyfriend sa iba't ibang bansa. Bago mo papupuntahin ang boyfriend mo sa Hong Kong, magpakasal na muna kayo, mag-ayos na muna kayo. Para nang sa ganun, wala pong masisirang pamilya, pati ikaw hindi ka masisira. Baka akala mo, ikaw lang ang mahal na mahal, yung pala, para na kayong nasa isang stick, barbecue ka na pala kayo, ano po, no? Bilib na bilib ka, napapabilib ka. Kaya wag po tayong mga Pilipina, kayong mga Pilipina, masano yung mga Pilipina pong nakaranas po ng ganong sakit sa asawa. Eh wag kayong basta-basta padadala. Ito'y paalaala lang naman po, hindi naman sa nakikialam ako sa inyo, isang paalaala lang. Pag boyfriend mo pa lang, wag mong dadalhin dito. Mag-asawa kayo dapat, pumunta kayo dito. Yun ang mas maganda. Kasal na kayo, meron na kayong papel na pinanghahawakan, nagmamahalan na kayong dalawa. Eh kaysa boyfriend mo, nasa iba't ibang bansa, dadalhin mo dito. O ano, ano kayo, magja-jack employ lang, mga kapatid ko? Ha? Tapos sa bandang uli, sino ang kawawa? Kita nyo yung isang sister natin, asang-asa siya sa kanyang boyfriend. Yung pala, di niya alam, mga kapatid ko, naloloko na pala siya. Salamat na lang, meron siyang nanay na nag-EL siya dahil yun ang nagpapalakas sa kanya. Kaya kayong mga sisters, yan kasi ang kahinaan lalo ng mga kasistera natin eh. Siyempre, mga nagmamadali na, maiiwanan na. Ako po, nagbibiro ako. Pero, seryosohan, magpaligaw ka, ha, maging boyfriend mo muna, at the same time, magpakasal muna kayo. Mas maganda yung ganun, para wala kayong sisihan. Tapos, darating ang sandali, magkakasawaan kayo. Hindi naman pala kayo magkakatuluyan. So paano yan? Di bababa ang moral ng isang tao. Kaya nga si Kristo, nilalagay sa buhay natin ang equality. We are all favored by God. Maging matapang ka, sister. Pag sinabi niyang pupunta siya dito, teka muna, pakasal muna tayo. Pag sinabi niyang ganito na muna, alam mo naman sa mundo ngayon, di nawawala yung premarital sex. Di po ba? No, no. So, katoliko tayo, anak tayo ng Diyos, wag mong pababain ang iyong moral. Ilagay mo sa sarili mo, babae ka pa rin. Naghiwalay man kayo ng asawa mo, nasaktan ka man sa kanya, may dangal ka pa rin dapat na pangalagaan at tignan, at yan ang dapat mong isaalang-alang, kapatid ko. Hindi yung basta nagpabola-bola ka na kagad, di po ba, hindi mo na alam, ano yun? May bola yun, ha? May sumagot. Di ba? Parang sa buhay natin, kayong mga Pilipina,
na nakikinig po, wala po akong personalan. Lahat po kayo ay mahal po namin at gusto po ng Panginoon magkaroon tayo ng respeto sa iyong sarili. Kung talaga nagmamahal lang kayo, umuwi kayo ng Pilipinas, magpakasal kayo, o pagkatapos makasal, alam nyo na yun. Di po ba? Ang mahalaga niyan, yung blessing ng Diyos, hindi po nawawala sa atin. Eh, siyempre, preaching po ito, pangkalahatan, baka iisipin ng iba, Brother Beth, pinapatamaan mo ko, wala po akong pinapatamaan, nagpapatama lang. Hindi naman kayo magagalit po sa akin sapagkat lahat tayo ay mga anak ng Diyos and we are all favored child of God. Kaya pwede po tayong humingi sa lahat ng bagay, no? No? Pwede nating hingiin yung sinabi ng Panginoon, Matthew 7, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hihingi ka ng kaalaman, hihingi ka ng tamang desisyon, hihingi tayo mga kapatid ko ng karunungan kay El Shaddai para sa lahat ng aspeto ng buhay natin, natuturuan tayo, natutulungan tayo. Hindi yung okay lang may nangyari na, tsaka kahihingi ng tawad, parang yung human trafficking, yan ay pagdasal natin. Sipin mo, nahuli nung isang araw, napanood ko sa TV, 15 anyos na mga babae, 14 anyos, binubugaw. Hallelujah! Buti na lang nahuli. Nung mahuli, sabay, sorry po, humingi ako ng sorry. Bakit nung una hindi pa humihingi ng sorry? Ano? Bakit nung una hindi pa niya naiisip na ang binubugaw niya ay ang mga ambabata, mga kabataan? Kaya tayong mga magulang, ipagdasal natin ang ating mga anak, masali yung mga kabataan nating anak. At kayong mga kabataan na nanonood, huwag kayong masilaw sa kinang ng pera, mga anak. Di po ba? Ha? Hindi porket mahirap ang buhay ninyo, ibebenta nyo po ang inyong sarili. Kaya nga si Kristo nagtuturo, tinuturoan tayo. We are all favored by God kasi yung katawan mo, sabi po ng 1 Corinthians, di po ba, no? 1 Corinthians chapter 6, mga kapatid ko, anong sinasabi ni San Pablo sa unang Korinto, ang kabanatang 6, ang talata po ay 19 hanggang 20, sabi po ng salita ng Diyos. 1 Corinthians 6:19-20, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. No? Binili niya tayo sa malaking halaga sa buhay ng krus na ito. Tayo ay binili ng Panginoon. Ha? Walang halaga, buhay ang kanyang binigay upang ano? Maparangalan natin ang Diyos. No? Maparangalan. Ha, kaya tayong mga magulang, mga anak, may mga magulang nga, sila pa nagbebenta ng kanilang mga anak, no? So, dahil sa kahirapan, laging katuwiran, kahirapan. Kailan kaya matatapos yan? Kaya ang ating minamahal na Santo Papa nag-declare ng ang kahirapang tinatawag, hindi naman yung sa material lamang, mga kapatid ko. Mas maganda nga po yung tayo maging poor in the spirit sapagkat tutulungan tayo ng Diyos, no? Magkaroon tayo ng hangaring mabusog ng salita ng Diyos para yung buhay po nating ito napapangalagaan po natin, hindi mo nahahayaang mabaliwala at baliwalain. Binili tayo sa malaking halaga. Binili ka ng Diyos sa malaking halaga. Irespeto mo ang iyong sarili. Ikaw naman magulang, nagkaanak ng marami, anak natin yan, magdasal tayo, huwag natin silang ibuyo sa kasalanan. At yung mga kabataan naman, hindi porket mahirap ang buhay ninyo kung saan-saan kayo papasok. Kaya nga tayo, tinuturuan tayo na tayo ay favored child of God. We can talk to Him, we can talk to our Lord God, we can always pray. No, hindi yung puro pera, hindi lang sa pera nakukuha ang lahat ng bagay, mga kapatid ko. Kaya tayo ay ginawang equal ng Diyos. Nagpantay-pantay tayo, hindi lang ang Israel, kahit ang Pilipinas ay pagpapaala na rin po ni El Shaddai, may biyaya na rin po tayo. Kaya sa pagiging equal na ginawa ng Panginoon, my dear friends, the ground is level at the foot of the cross. First, we are all favored by God. Child favored by God. Tandaan po natin yan, ha?
We are all child favored by God, my dear friends. Number two, the cross gives equality, my dear brothers and sisters in Christ. Bakit po? Sapagkat lahat tayo, all of us, have full equality with all other believers. With all others believers, mga kapatid ko, or other believers, my dear friends, we are all full equality with all others believer. Kapag tayo po ay naki-Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, naging buo ang lahat sa buhay po natin. My dear brothers and sisters in Christ, kaya nga sabi ng ating binasa, mga kapatid ko, sa Galatians chapter 3 verse 28, letter A, mga kapatid ko, ano pong sinasabi doon? Ulitin po natin, sabi ng verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, wala nang pagkakaiba. All of us have full equality with all other Christians. My dear brothers and sisters in Christ, lahat ng kategorya ng buhay ng tao inalis ng ating Panginoon. Lahat ng kategoryang meron ng tao, inalis, bagamat alam nating mahirap magsama ang mahirap sa mahirap, mayaman sa mahirap. Pero katotohanan lamang po, mga kapatid ko, dahil kay Kristo, wala nang pagkakaiba ang bawat isa po sa atin. Ha? Yung mayaman po pwedeng maging mayaman sila pareho, ha? At hindi po pwedeng sirain yung buhay dahil lamang sa mahirap ang isa. Ang isa po yung mayaman, mga kapatid ko, hindi po, lahat po tayo, kahit mahirap ang napangasawa mo, dahil mahal na mahal mo at kinasal kayo, lahat ng yaman mo, kanya, nagiging iyo, nagiging kanya. Masakit nga lang mangyari, pag naghiwalay na yung mag-asawa, ayan na, nahahati na ho yung yaman, hinahati na po, paliba sa mayayaman. Di po ba? At yun sana ang mawala, sapagkat lahat tayo nagkaroon ng full equality with all other believers, mga kapatid ko. Kaya talagang pagdadasal po natin, kahit po kami, lahat po tayo, bilang mga may asawang maaayos, mga asawang pinagkaisa ng Diyos, pagpalain tayo ng Diyos, wag na wang humangtong sa buhay po natin, kahit nga po ko pinipray ko rin yan, na kahit mayamang mayaman na kami, mayaman na tayo, close pa rin tayong mag-asawa. Ano po, no? Nagmamahalan pa rin tayong mag-asawa. Imbis na pumatol ka sa iba, di doon ka na lang sa asawa mo. Para yung isang pinipray ko, iisa lang ang asawa, hiniwala yan. Pumatol doon sa may tatlong anak, may sakit pa. O, kita mo sino nagpapahirap ng ating kalooban? Di po ba? Tayo ho talagang mga tao ang nagpapahirap ng ating kalooban. Imbis na isa lang sana yung anak niya, nagkakaisa sila, hindi man iiwasan yung problema bilang mag-asawa. O nagalit, naghiwalay, pumatol doon sa tatlo yung anak, may sakit pa. O pag dumating ang time ng kahirapan, tsaka magsusumbatan, yun ang nangyayari. Hindi naman kalooban ng Diyos magsumbatan tayo. Kaya nga hanggat maaari, kaya nga alam nyo po, nung nga pong tinuro ko kahapon po yung foundation, meron pong pinag-aaralang foundation sa pamilya, may pundasyon dapat sa mag-asawa, may pundasyon dapat sa magkakaibigan, may pundasyon dapat sa negosyo. Kasi kung walang pundasyon yan at hindi ang Diyos ang kasama niyan, pag lumaki talaga ang pera at lumaki ang kita, isa lang po ang magluko dyan, ubos kapatid ko at kaawa-awa ang nakararami. Kita nyo po yung hindi ko nakalimutang yung isang sister natin, yung kanyang anak. Namatay na po yung sister natin ito, sumalangit ang kanyang kaluluwa. Yung anak niya, nagkaroon ng 13 million sa loob ng 3 buwan. Ubos yung 13 million na hawak ng kanyang anak, mga kapatid ko. Sipin mo, nawala ng kaalaman yung anak niya, pinasok sa negosyo, biglang yung kasosyo, tumakbong bigla, nagpunta ng Amerika, ang laki ng ibinigay niya. Kaya nga halos mabaliw-baliw po yung anak niya. Salamat na lang, sabi niya, nung buhay pa siya, pinalakas niya. Pagbalik loob ka sa Panginoon, kausapin mo si Lord. Ha? Tapos umaatin-atin na rin po siya ng gawain. Kita niyo ho mga kapatid sa pananampalataya. Kaya talaga pong sa buhay meron tayong mga tao, salamat sa salita ng Diyos na nagtuturo sa atin ng ganito. Para makita mo, we are all full equality, punong-puno, pare-pareho, mga kapatid ko, ang pagtingin ng Diyos sa atin. Nagkakaroon lang ng pandaraya kasi alam nating andyan ang demonyo,
para sirain tayo, wasakin tayo. Nandiyan ang kalaban, wasakin ng pamilya. Nandiyan ang kalaban, pag-awayin ang mag-asawa. Nandiyan ang demonyo para sirain ang relasyon nating lahat. Di po ba? O, tayo malalayo sa isa't isa. Yung mga malalapit sa isa't isa. Mga kapatid ko, sabi nga nung isang sister sa akin, Brother Betty, nararamdaman ko na eh. Sabi niya eh. Pero sabi ko sa ka-sister, kamusta naman yung asawa mo? Basta nararamdaman ko eh. Sabi ko, basta manampalataya ka. Total, anak ka naman ako na El Shaddai at nandito ka sa gawain. Lakasan mo yung faith mo na walang ano paman. Mahalaga, lagi mong iluhod sa Diyos ang iyong asawa. Siyempre, malayo siya. Nasa Pilipinas yung asawa niya, nandito siya. Minsan yung instinct ba, di ba? Sa mga sister, sabi niya, parang nararamdaman ko eh. Sabi ko, yung parang mo, wag mo na lang gawing parang. Gawin mo na lang Marikina. Ilagay mo na lang sa Marikina para hindi ka masyadong naaapektuhan, di masisira yung pagtatrabaho mo dito. Siyempre, yan ang trabaho talaga ng demonyo. Pero ngayon, alam mo na, at the foot of the cross, at the cross of Jesus gives equality. That equality, my dear brothers and sisters, Christ gave us a full equality with other believers, mga kapatid ko. Hindi mo na iibahin ang iyong sarili. Mas lalo, iluluhod mo ng iluluhod kay Lord. O yan, nandyan si Sister Gina, yung kasama po nating workers. Talaga naman nangyari sa kanyang buhay. Nagpapatotoo siya sa akin. Grabe po, basta sa puso niya, magkakaayos silang mag-asawa. Basta sa puso niya, mag-aayos silang mag-asawa. O nangyari nga, mga kapatid ko, na nagkaayos sila, pinagpala. Siyempre, alam mo naman ang demonyo na parito para wasakin ang ating pamilya. Kaya huwag kang magpadala, kapatid ko. Huwag mong hayaang ikaw bilang isang hintil, kapatid ko. Yung bang kasi, siyempre, ang ginagawa ng demonyo sa atin eh. Wala, hindi ka naman pakikinggan. Hindi ka naman aanuhin ng Diyos mo kasi hindi ka naman Israel. Eh, siyempre, nababasa mo sa Bible, bayang Israel. Eh kaya nga pagdating ni Jesus Christ, nanalig tayo kay Kristo, may karapatan naman tayong humingi at tumanggap sa Diyos. Katulad ng babaeng Kananeya, sinabi niya, Panginoon, tama, hindi pwedeng agawin sa bata ang pagkain para ihagis sa mga tuta. Pero may karapatan ang mga tuta na kumain ng pagkain na huhulog sa hapag ng kainan. Di po ba? Kaya humanga ang Panginoon sa babaeng Kananeya. Bakit po kahit ganun kasakit ang kanyang sinabi sa babae, turing niya'y aso, tuta, pero hindi yung dinibib ng babae, may karapatan. Sabi ng babaeng Kananeya na kumain ang tuta sa mga hapag at mumong nalalaglag sa hapag ng kainan. Yun ang kasarapan, mga kapatid ko. Kaya tayo, pinapalakas tayo ng salita ng Diyos para kahit hindi pa dumarating ang prayer request mo, kapatid ko, lagi ka pa rin nagsusulat, dasal ka pa rin ng dasal, ikaw nanay na may nararamdaman sa iyong asawa, huwag mong gawa ng hindi maganda. Ipaglaban mo at huwag kang pumayag na masira ang inyong relasyon. Diba? No? Tayong lahat, ikaw, kahit ikaw sister, isang pamamaraan ng Diyos yan na tayong lahat, my dear brothers and sisters in Christ, binigay ng Diyos ang nararapat sa atin. At anumang bagay na humahadlang sa atin, inalis ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin, my dear brothers and sisters in Christ, no? Kaya sa pamamagitan po na ginawa ng Panginoon, pumasok ang kapayapaan. Ephesians chapter 2, my dear brothers and sisters, verse 13. Sa Epeso, kabanatang 2, ang talata po ay 13. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi lang nailapit, dumanas tayo, naranasan pa natin yung grasya ng Diyos. That's the cross that gives equality
sa bawat isa po sa atin sapagkat inaalis ng Panginoon yung mga bagay na hahadlang sa buhay po natin. Ho, no? So yan po yung pangalawa, Christ give full equality with other believers. The third, my dear brothers and sisters in Christ, the cross of Jesus gives equality, my dear friends, because the cross bridges racial division, mga kapatid ko, no? Naging tulay siya, my dear brothers and sisters in Christ, na mawasak ang division, mawala ang division. Sa panahon natin, hindi kalooban ng Diyos tayo'y magkanya-kanya. Kailangan tayong magtulungan at magkaisa. Hindi natin kinakailangang magkanya-kanya. No, naging daan ang krus para yung division masira, madaanan, maputol ang division, mga kapatid ko. Magdire-diretso sa grasya ng Diyos yung division sa buhay po natin. Kaya tayo mga anak ni El Shaddai, mga Kristiyano, hindi po tayo isinilang para mag-away-away, kundi ano, magkaisa. No, magkaisa na tayo, magtulungan na tayo, hindi po tayo nagpapayabangan, hindi po tayo nagpapamalakihan dito. Mga kapatid ko, nasa iisang ministry po tayo, ang ministering ito ni El Shaddai. Kaya pag nasa ministry ka ni El Shaddai, hindi tayo, kapatid ko, nag-aaway-away. Dapat tayo ay nagkakaisa, nagsasama-sama, kapatid. Kasapagkat kapag tayo ay nag-aaway-away, paano pang mabubuo ang gawain ng Diyos? Di po ba? Kaya wag pong magagalit yung iba. Kaya tuloy may samaan kayo ng loob. Yung iba nakikinig, yung iba hindi. Yung iba tulog na, mga kapatid ko, magigising na lang pagtapos na prayer meeting. Huwag po kayong mag-aagalit. Kaya pala paborito, sabi nga ni Nanay Linda, paborito niya ay sa dulo kasi nakakaantok ang preacher. Tulog siya palagi, mga kapatid ko. O kaya huwag kayong mag-aagalit, mga anak ni El Shaddai. Yung mahihilig sa dulo, malamang yan. Inaantok at gusto lang matulog. Ayaw lang makinig. No, no. E di wow. Diba? Mas lalo pagka tinatamaan na, sasabihin, magpatawad na kayo. Naku po, Panginoon ko, nanggagalaitin na. Ano, no? Pag sinasabing, ano namang mangyari, magkaisa tayo. Naku po, praise the Lord, may mga sisterhood talaga. No? No? Kaya, wag po tayong magagalit. Ang paglilingkod kay Lord, hindi lang uniform. Nakakalungkot, baka naka-uniform ka. Ikaw pala yung nasa impyerno. At yung mga walang uniform, yun yung nasa langit. Ano? Diba? O, syempre, kahit nga po ako bilang preacher, isa rin paalaala yan sa buhay ko. Di po ba na ang paglilingkod na ito ay hindi ho basta-basta. At naparito tayo, hindi para mag-away-away. At wala naman tayong dapat pag-awayan. Kung posisyon lang naman, kapatid ko, hindi pinag-aawayan ang posisyon. Nagiging tayo, nagiging mapagbigay, katulad ni Jesus Christ, naging mapagbigay sa atin. Sipid po nyo na po, no? Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para hindi po tayo mag-away-away. Wala sa ating magagaling, lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Iba yung gift ko, iba yung gift mo, kaya tayo pinagsama-sama, iisang katawan po tayo kasi kailangan, mga kapatid ko. Kaya layong sini-example sa inyo eh. Eh kung ako na ang preacher, ako pa ang uupo dyan sa may pagtanggap ng inyong Zoom at saka ng ating FB Live, eh kasalanan na sa Panginoon yan, mga kapatid ko. No, no. Magiging makasarili ka na. Basta ako, mag-preach ka dito. Preach ka lang ng preach. To God be the glory. Bahala si Brother JR sa trabaho niya. Bahala ako sa pag-preach ko. Maganda ako ng topic ko. Si Brother JR ang bahala sa lahat. O kayo naman nandyan. Nakikinig man kayo sa hindi, bahala po kayo. Natutulog man kayo sa hindi, bahala po kayo. Nasa sa inyo yan, mga kapatid sa pananampalataya. Kumain man kayo sa hindi, walang problema. Alay, kumain ako ay. Diba? Kaya akala nyo, kailang kumain, kumakain na po ako. Diba? Kasi hindi naman natin kinakailangan pag-awayan ang lahat. Hindi natin kinakailangan mag-away-away dahil nandirito tayo. Hindi pinag-aawayan ang posisyon, hindi pinag-aawayan, kapatid ko, yung mga iba't ibang bagay sa buhay po natin. Dapat nga nagsasama-sama tayo eh, para tayong walis. Kaya nga tayo, sa grasya ng Panginoon, inalis ni Kristo yung mga division sa buhay po natin. Ang gusto niya, hindi division, ano? Multiplication at saka addition. Yan ang dapat gawin. Ayaw ni Kristo ng subtraction at saka division. Ang gusto ni Kristo, addition at saka ano? Multiplication. Nagmumultiply po tayo.
Di po ba? Kaya kita mo, tayo mga naglilingkod kay El Shaddai, dapat pati anak at asawa mo, naaakay mo sa gawain. Hindi lang ikaw, sister, ang nasa gawain. Dapat habang nasa gawain ka dito sa Hong Kong, naaakay mo rin unti-unti ang asawa mo at mga anak mo. Hindi lang tayo ang nandirito. Kaya tuloy, yung sister, huwag po kayo magagalit pag umuwi na ng Pilipinas. Wala na, hindi na naglilingkod. May isang sister nga tayo, hinahanap yung dati. Sabi ko, wag mo nang hanapin yung dati. Sister, wala na yan. Ano, no? Ang gawin mo ngayon, ikaw bilang anak ng Diyos, tumayo ka para magkaisa. Pray for them, manalangin tayo. Alam mo naman tayong mga tao, pag sa ibang bagay, ang daming dahilan naman talaga yan. Eh, di po ba? Ano po? No? Ang tao din nawawala ng dahilan yan. Laging may dahilan yan, mga kapatid ko. Pero, pag gagawin mo'y tama, oh, wala hindi makaisip ng paraan yan, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Diba? Kaya ang ginawa ng Panginoon bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos na nabayubay sa cross ng Kalbaryo, lahat ng humaharang, the cross bridges racial division, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi niya po hinahayaang magkaroon tayo ng division, mga kapatid ko, yung humahad lang sa atin, humaharang. Kaya balikan po natin po yung sabi po ng Ephesians chapter 2, mga kapatid, no, verse 14. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin, no? Inalis po yung pader. Kaya tayo mga manggagawa, anak ni El Shaddai, lahat po tayo, hindi tayo nag-aaway-away, nagkakaisa tayo. Ang gusto nga ng demonyo, lagi tayo nag-aaway-away eh. Di po ba eh, dito pa naman sa Hong Kong, nakakabless, umagang-umaga pa lang, praise and worship na. Pag alis ng bahay, praise and worship. Pagdating ng saikong, praise and worship. Mag-aapon, nakikinig ng salita ng Diyos. Pag naggrupo-grupo na, away-away na sila. Eh di wow. Hallelujah. Pagdating ng grupo, away-away na sila. Sabi ko, ba't kayo nag-aaway? Brother Beth, kasi may hinahanap na pera. Diyos ko po, kako maghapon kayo nag-praise and worship. Hallelujah. Nabaliwala po yung pag-praise and worship maghapon, mga kapatid ko, no? Grabe tong demonyong ito. Kita mo, bless na bless ka mula umaga. Pagdating ng grouping, saka nag-aaway-away, no? Pagdating ng mga sitwasyon, gagawa ng paraan para mag-away-away. O, sino bang matutuwa? Di ang demonyo? Di po ba? Hey, ayaw naman ng Diyos ng ganyan. Ayaw naman ni Kristo ng ganyan. No? Kaya nga inaalis na, hindi naman tayo po pwedeng magpayabangan dito na ako, magaling ako sa prayer. Eh, wala akong ganon, sister. Yan po yung isang librong binabasa ko, i-discern mo yung gift na nasa iyo, baka akala mo kasama mo pa ang Diyos, hindi mo pala alam, demonyo na pala kasama mo. Kasi kapag nagkaroon ka sa sarili mo ng yan, tao na yan, walang di marunong magdasal yan. Tandaan mo, ang turo ni Brother Mike, buntong hininga mo lang. Isang klasing dasal yan, mas lalo matuwid ang tao. Kaya hindi sa pahabaan ng prayer, hindi sa pagalingan. Kapatid ko, nasa puso mo yan. Nasa puso natin yan. Hindi mo rin naman po pwedeng ipagmayabang yung bigay ka ng bigay ng ikapo. Hindi rin, kapatid ko. Nasusulat yan, nagbibigay tayo, pero hindi mo yan pwedeng ihambing sa iba. Hindi, ipagdasal mo sila. Di po ba? Hindi mo po pwedeng ipangalandakan yan. Wala po. Ang mahalaga lang, nagtuturo tayo kahit po kami ng aking sister wife, na pag-aralan po namin, na isasabuhay namin, pero ito po ay blessing na nararamdaman ko sa aking sarili. Hindi para kayo po ay pagmayabangan, hindi po, sapagkat ito po ay pamamaraan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. O kung bulong sa'yo ng Holy Spirit yan, gawin mo. Pero hindi ka po pwedeng magmayabang. Huwag tayong maging katulad ng Pariseo. Anong sabi ng Pariseo? Hindi katulad ko ang magnanakaw na yun. Sabi niya, aleluya. Galing pa niyang magdasal. Nag-aayuno, nag-iikapo. Eh, ang kaso, hindi naman natuwa si Lord sa kanya. Ano po, no? So, hindi natin po pwedeng gawin ang lahat ng ito. Ang mahalaga, nagkakaisa po tayo. Wala pong payabangan dito. Isa lamang po ang matatawag nating sikat. Una, ang ating Diyos Ama, ang ating pong Panginoong Hesukristo. Tayo po, to God be the highest glory, nabibigyan ng pagkakataong nagagamit, nagiging instrumento sa kanyang ubasan.
Pero hindi pa rin po si Brother Beethoven, Brother Mike pa rin po ang ating punong lingkod. Kaya nga, maririnig nyo po, turo naman talaga ng punong lingkod dyan. Itong prayer request, hindi ko turo ito, turo po ito ni Brother Mike sa atin. Kay Brother Mike po ito galing, hindi po ito, isinasabuhay ko lang po kasi talagang kanina nga po, nanggaling po ako ng Yautong, mga kapatid ko, nagpunta ako doon, o nimit ko yung sister natin, wala pa akong prayer request, o di pagka-uwi ko, tsaka ako nagsulat ng prayer request ko. Mga kapatid ko, sinasabuhay natin yan, pero turo yan ang punong lingkod. Ang pag-iika po, turo yan ni Brother Mike. Kumbaga sa akin, nire-replay ko lang, mga kapatid ko. Pinapaalaala ko lang yan sa inyo sa tulong ng Espiritu Santo. Pero, tandaan natin kay Brother Mike pa rin po yan. Kaya tayo mga nasa ministry, yung mga preacher, na iniisip nating mas magaling tayo, mali po, si Brother Mike pa rin po ang pinagpapala dahil siya po ang inutosan ng Diyos na pamahalaan ang ministering ito. Nasa kanya pa rin ito. Salamat, pinagtiwalaan ako ni Brother Mike ng ating head. Ang papuri kay El Shaddai. Ikaw din na workers. Ang pagiging workers mo kay El Shaddai yan, hindi iyo yan. Kaya hindi ka dapat nagmamayabang. At hindi mo pinapangalandakan ang pagiging workers mo. Ang masakit, hindi mo naman nagagampanan yung tungkulin mo. Yun ang masakit, no? Workers ka lang sa ID, pero sa puso, hindi ka pala workers. Mas maganda, workers ka sa ID, yung puso mo, responsibilidad mo as workers, nagagampanan mo, ginagampanan mo, edi karapat-dapat ka sa Diyos. Di po ba? Hindi ito nasasayang. Hindi ito nababaliwala. Kaya tayo tinuturuan, mga kapatid ko, walang ibang pinaka sa atin kundi si Kristo. At kung tayo yung mga preachers na nanonood ngayon, na pagkatiwalaan tayo, wag naman lalaki ulo natin. Ang punong lingkod pa rin at si Brother Mike pa rin ang siyang pinagkatiwalaan ng Diyos sa ministry ito, kaya hindi ka dapat mag-iisip na mas magaling ka pa. Hindi po. O mga nag-aaral, kahit mag-aral tayo ng mag-aral, kahit ano pa ang ating pag-aralan, wala pa rin yan. Kasi iba yung nandirito ka sa ministry na ang namamahal at nangunguna ang ating minamahal na punong lingkod. Iyon ang kagandahan, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Kaya tayo pinagpapala, lahat tayo, kasi inaalis ni Lord yung barriers, no? Yung racial barriers, my dear friends, yung racial divisions, no? Nilalagyan ni Kristo ng tulay, inaalis niya at ginigiban niya ang lahat, mga kapatid, sa pananampalataya. Ano pa, my dear brothers and sisters in Christ, ano po, no? So kung yung una, we are all favored child of God. Second, my dear friends, we have full equality with all other believers. Number three, the cross bridges racial division. Number five, mga kapatid ko, no? So number one, number four po pala. Number four, the cross bridges social division. Yung social naman, yung ating pamantayan naman, yun naman buhay na meron tayo, inaalis ni Kristo yan, mga kapatid ko. Wala sa kanya kung ikaw ay malaya o alipin. Lahat ng malaya, lahat ng alipin ay pinapaging isa ng Panginoon. Kaya wag mong sasabing ikaw ay, ako Brother Beethoven, ako ay ano lamang, isang ano lang, yung tinatawag na kasambahay lamang. Walang lang yan, mga kapatid ko. Walang lang dyan. Huwag mong sasabihin, ako'y driver lang. E kung walang driver, tatakbo ba kotse? Siyempre, hindi, no? Kaya huwag mong pabababain lang yung sarili. Ikaw naman na kasambahay lang. Huwag mong sasabihin, kasambahay lang ako, kaya wala akong maiipon. Ah, basta na kay Lord ka at may Kristo ka, kahit kasambahay ka, magugulat ka. May bahay ka nang pinatatayo, mga kapatid. Ano, no? Magugulat ka. Bakit? Kasi may Kristo ka. At yun ang gusto nating ituro sa grasya ng Panginoon. Lahat ng mga nag-a-abroad, maliit o malaking sweldo meron tayo, pag dahil sa cross, nakatawid at inalis ni Kristo ang ating social division, mga kapatid ko. Lahat pwedeng pagpalain, di ba? Meron tayong magandang verse na inspirasyon dyan. O ito, sabi ng 2 Corinthians chapter 8, mga kapatid ko. Ito ang atin pong magiging isang kalakasan, mga kapatid, sa pananampalataya. Ano po ang sinasabi po ng Bible, my dear brothers and sisters in Christ, no? Na sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Yan, no po, no? Chapter 9, no? Yan, chapter 9,
verses 10 to 11. Anong sabi po ng Bible? Ang Diyos ang magbibigay ng binhing ihahasik, na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Yan ang matibay at matatag na salita ng Diyos na ating mapanghahawakan, na sa pamamagitan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo, magagawa niyang pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Ha? Pamilya, sarili mo, anak natin, kamag-anak natin, amo mo, magiging blessing ka. Kita mo kay sister, di ba? Yung paan ng kanyang amo, gumagaling. Yung mga sisters natin, ang mga amo yung nag-aaway-away, ngayon tumatahimik na. Hanga nga po ako dun sa saikong, may isang sister tayo, inakay ang kanyang amo at ang alaga niya. Praise the Lord, winelcome pa namin. O, syempre, in-check yun. Englishan po yun, mga kapatid ko. Talaga naman po nakaka-bless. Di man siya nagtagal, syempre, gawa ng alam mo naman, at is nakakatuwa, unti-unti, nagiging blessing yung mga sisters natin sa inyong amo. Hindi nyo po pwedeng sabihin, ako'y katulong lang, hindi mangyayari yan. Basta sinasabi ko sa inyo, tama ang ating ginagawa. Hindi yung ibang sisters na ibebenta mo yung katawan mo para sa amo mo, para yumaman ka. Mali yun. Hindi tama yun. No? Tandaan natin, amo nyo sila. Sila po ay inyong amo, katulad ng Panginoon. Respeto at igalang. Kung may ginugusto, nagugustuhan ka ng amo mo, sabi mo ang katotohanan. Sir, you have a wife. You must be faithful to your wife. And me and I also, I have my God. Tingnan mo yung sister natin. Ang daming nanunukso sa kanya. Isasama pa sa Japan. Gagawing kirida. Bibilihan ng condominium. Hallelujah. Hindi nasilaw si sister sa condominium at kinang ng pera. Kung iba-iba yan, gagrab na yan kasi pera yan. Hayaan mo lang, may pera naman. Hindi naman nila alam, may pera nga. Sira naman ang buhay, mga kapatid ko. Wasak naman ang buhay mo. Anong dangal pa ang ipapakita mo? At doon tayo tinuturuan ng Panginoon na walang malaya, walang alipin. Tayo ay pare-pareho, my dear brothers and sisters in Christ. The cross bridges social division, mga kapatid sa pananampalataya. Wala na pong alipin, wala nang malaya, pare-pareho po tayo. At lahat tayo ay kalugod-lugod at karapat dapat sa Diyos, mga kapatid sa pananampalataya. Hindi po yung sasabihin mong ikaw ay alipin ka lang kasi kaya kawawa ka, kaya lahat gagawin mo kasi wala ka ng pag-asa. Hindi ganun. Kaya ka nag-aaral ng salita ng Diyos, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos, mamuhay tayo sa salita ng Diyos. Maniwala po kayo, mga kapatid ko. Anong sabi ng 2 Corinthians 9:11? Pasasaganain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Hindi lang sa'yo, may maitutulong ka pa, makakatulong ka pa, mga kapatid ko. Hindi nagiging makasarili, hindi po tayo nagiging makasarili, hindi po nagiging kalamong kung sino, kundi sa bawat taas at pagpapalang ating nararanasan, nawawala yung social division po natin, mga kapatid ko, no? Yung mga social, my dear brothers and sisters in Christ, na nagbibigay paghati-hati sa buhay po natin. Kaya yung respetuhan, meron tayo, nire-respeto ko po kayo, nire-respeto ang bawat isa po sa atin, at yan ang gusto ng punong lingkod, magrespetuhan po tayo. Kaya nga salamat kay El Shaddai, lahat po tayo nagdadasal na magkaroon na po ng gawain ng Diyos, magkaroon na po ng gawain sa simbahan kasi nakakamiss talaga. May nag-message na naman pong sister kanina, miss niya na ang gawain doon sa saikong. Kami pa kaya ni Brother JR ang hindi? Huwag kang mag-alala, sister, hindi lang ikaw, lalo na po ako, mga kapatid ko.
Oh, hindi ko alam, sa grasya ng Diyos, nasasanay na po tayo dito. Siyempre, pagtayo mo na naman doon sa simbahan. Sabi nga ni Brother JR, may nagre-request pang mga kapatid natin. Wala daw mawawala ang Zoom. Sabi naman ng ating council, wala naman problema. Kung kaya ni Brother JR, pag-aralan niya, mag-Zoom. Kita mo? Sabi niya, kaya lang, kuya, pag nag-Zoom na tayo, hindi ka napalakad-lakad, tatayo ka na rin katulad nito. Eh, ang hirap po nun, mga kapatid ko sa pananampalataya. Hindi ko ho kayang tatayo lang dito. Eh, kung meron nga akong lalakaran dito, lalakad na rin po ako. Kaya nga pagalaw-galaw na lang ang katawan ko dito, mga kapatid eh. Kasi nakakaboring yung para ka lang na ganyan kang ahala mo. Ako ba isang panggulo ng Pilipinas na nagpapabot ng inyong kanita? Ayan. Isa lang sasabihin ko, bawo. Eh, sabi ko sa sister, kami po ni Brother JR, lalo ako, sabit na po mga kapatid ko. Diba, nung unang tungtong natin, nung October, umiyak talaga ako sa St. Joseph, mga kapatid. Grabe yung iyak ko, grabe yung pagkapuspos ko nung unang tungtong ko ng St. Joseph. Eh, naputol naman nung December 2. Hallelujah, o March na ngayon, December, January, February, tatlong buwan na po tayo. Walang prayer meeting sa simbahan, mga kapatid ko. Sa Zoom lang, eh di nakakapanibago. Kaya nga nung una, nakakapanibago. Mga kapatid ko, lahat yan, siyempre, ano yan, i-adjustan po yan, mga kapatid ko eh, di ba? Pero at least, salamat kay El Shaddai, relax lang tayo, di po ba? Sabi nga nung isang kapatid nating nagpapayo sa akin, ikaw brother, ano kayo, yung camera conscious ka. Eh ngayon, hindi na ako masasabi ang camera conscious kasi may camera na talaga eh, di ba? Hindi na ako masasabi ang camera conscious. Di po ba? Diyan lang ako nakatingin sa inyo. O, Zoom, FB. Zoom, FB. Pag nagkaroon pa ng YouTube, YouTube. At yun ang kasarapan. Bilang mga Kristiyano, yung social division po natin, inalis yun ng Panginoon. Kahit anong kultura meron tayo, pinag-isa tayo ni Kristo. Kaming mag-asawa, ang sister wife ko, waray-waray. Naku, matapang po yan. Ang sa asawa ko ay napakalambing. Malambing yan, pero pag nagalit yan, ay siya, ay tiyak, waray-waray. Yan, yan. You know? Waray-waray asawa ko, mga kapatid ko. Ako, Tagalog. Kita mo yung hindi namin alam ang aming kapalaran sa isa't isa. Ang dami naman babae sa Laguna, sa Manila. Napunta pa ako ng Samar. Ano po, no? Taga-Samar pa yung napangasawa ko. Pero yan nga yung pamamaraan ng Diyos eh. Inaalis yung social division po natin. Kaya dito sa gawain, may mga Jack Maawatam, may mga... may mga ambut sa imo. Di po ba? Minsan, pag umakit sa plat ang mga sister na, nakakatuwa eh. Pag umakit yung grupo mga Jack Maawatan, puro mga Jack Maawatan mga pinag-uusapan. Kagabi, nagpuntahan yung mga Bisaya naman, kay ambot-ambot sa imo. Di po ba? So, inaalis ng Diyos yan. Yung social division po natin, inaalis niya yung kultura natin, pinagkakaayos-ayos tayo, pinagsasama-sama tayo, masaya tayo, kasi iisang katawan tayo. Kaya nga, inikwal ng Panginoon ang pagtingin sa atin at hindi niya inaba ang lahat. Amen po, no? And finally, my dear brothers and sisters in Christ, the cross, my dear brothers and sisters, bridges gender division. Gender division, mga kapatid, sa pananampalataya, no? Na yung ating pong pagiging gender, lalaki at babae, kasi po di po ba, ito nakakatuwa lang talaga. Dapat kung merong Women's Day, bakit wala ko nababalita ang ano ba yung lalaki? Men's Day, no? May Women's Day ang buong mundo. Bakit walang Men's Day? Ah, bakit? Dapat hindi lang women's. Dapat may men's day din. Palibasa, sabi nga ng iba, bakit puro women's day lang? Kasi raw, mas maraming babae ang kinakawawa. Eh, sabi ko, may kinakawawa din namang lalaki ah. Diba? O, katulad niya, may Gabriela. Na, mga katatayo ang puro kababaihan. Bakit walang kalalakihan? Ano? Bakit kapag kabaklaan, may mga samahan?
dapat ang mga tunay na lalaki meron din. Kasi iniisip kasi ng iba, lagi na lang ba ang lalaki ang nang-aapi? Hindi. Kayo nga mga nanay, huwag kayong magagalit eh. Kayo nga nang-aapi rin kayo eh. Di po ba, no? Kayong mga nanay eh, oh. Tatawa si tatay, wala, sisimangot ka. Ikaw nanay, huwag kang magagalit sa Pilipinas. Pagsusweldo si tatay, ikaw kahit amoy pawis, ang ganda ng yakap mo kasi may sweldo. Oh, kasi nakasweldo. Pero pagka walang sweldo, amoy pawis, sinisipa-sipa mo na lang. Oh, sabi mo, amoy pawis ka, umalis ka, maligo ka na muna. Oh, eh, bumabawi yung lalaki. Oh, kaya tuloy, may mga lalaki, pagbuntis ka na. Oh, dapat yung gender division inaalis natin kasi si Lord, tayo nga, 'di ba napapansin niyo po, ang babae ang unang nagkasala sa lumang tipan. Pero dahil din sa babae, pinadaan ni El Shaddai ang tagapagligtas sa katatayuan ni Mama Mary. Oh, si Adan nagkasala ng lumang tipan, pero nang dumating si Kristo, dahil sa kanya pumasok ang pagpapala ng Diyos. O, dapat ganun dapat. Kaya wala nang pagkakaiba. Kaya kayong mga nanay, minsan din sa mag-asawang nanlulupaypay, pag mataas din ang nanay, mataas na pareho. Mataas na si tatay, pati si nanay, mataas. Di po ba? Ha? Pag si nanay, walang pakialam. Si tatay din, walang pakialam. Pareho na kayong walang pakialam. Kung ayaw mo, talikuran. Dapat hindi ganun. Pag nakatalikod, si tatay, ikaw nanay, humarap ka. Ikaw naman tatay, pag si nanay ay nakatalikod, ikaw naman ang humarap. Kasi equality. Lahat tayo. Alam natin ang mga babae, mahihina yan. Ha? Maemosyon ang mga babae. Aminin nyo man sa hindi, mga kapatid ko, ang mga babae, maemosyon. No? Kaya nga minsan, kita mo, sino ang mas lalong naloloko? Babae. Kasi emosyon kasi yan eh. Pag nasabihan mo lang ng konti yan, pag umariba ang emosyon ng babae, wow, papasok agad yan. Di po ba, no? Ha? Kaya yun ang kaibahan eh. Pero yun ang inaalis ni Lord, yun ang kanyang winasak. Dapat pareho lang. Kung si babae mahina, ikaw tatay na malakas, ikaw ang magpalakas. Hindi yung mahina na nga si nanay, tatay, manghihina din. O minsan naman, si tatay ang mahina, ikaw nanay ang magpalakas para si tatay ay maakay sa tama. Diba? Alam mo na nga namomblema. O, laging galit, para may sister tayo dyan. Yung asawa niya, laging galit. Sabi ko, wag mo nang patulan. Lagi mo lang ngitian. Pasahan mo ng emoji ng I love you. Yung may halik na mahaba, brother JR, yung halik na masarap. Yan! Yan ang palagi mong ipadala sa kanya. Wag ka nang magagalit. Pag nagalit si tatay, isa pang halik, kapatid ko. Yan! Yan! Hindi yung galit si tatay, galit ka na rin, di ba? O, ikaw naman tatay, pag galit si nanay, huwag ka rin magagalit. Anong sasabihin mo, Bada JR? Anong sasabihin? May sasabihin si tatay, yan sasabihin. Anong sasabihin tatay dyan? Ayan, ayan. I love you. Yan! O, isa pa. Ano yan, yan, yan? I love you. Yan! Di ba? Nabasag. May nabasag. Yung magsabi ng I love you, may nabasag. Oh, hindi ganun na pag sinanay, galit ka na rin. May sagot sa atin lagi ang cellphone. Cellphone yun, hindi kami yun. Diba? Oh, kaya, yun ang kasarapan. Inaalis ni Lord yung barrier sa atin para hindi tayo mag-away-away, magkaisa tayo, magsama-sama. At sa equality'ng binigay ni Jesus Christ, lahat tayo mahalaga. Mahalaga ang nanay, mahalaga ang tatay, mahalaga ang anak at bawat pamilya, mahalaga kay Yahweh El Shaddai. Amen? At sa oras na ito, anumang humahadlang sa atin, alisin mo na yan, kapatid ko, sa pananampalataya. Alisin mo na, kapatid ko, at gawin natin sa grasya ng Diyos ang tayo ay magpantay-pantay at pantay-pantay ang pagpapala ni Yahweh El Shaddai. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Taas ang ating mga prayer request, lahat ng ating mga daladalahan. At hayaan nating sa oras na ito,
Maranasan po natin ang pagpapala ng Diyos, maranasan po natin ang krus ng Panginoon na nagbigay sa ating sigla, nagbigay kalakasan, nagbigay katatagan sa atin. At sa buhay mo at sa buhay ko, wala na tayong pagkakaiba. Iisa na tayo at kay Kristo, lahat ay iisa sapagkat pinag-isa niya ang lahat sa bawat isa po sa atin. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus Christ. Thank you, God. Hayaan mong sa oras na ito, kami magkaisa at sa krus na ibinayubay sa krus ng Kalbaryo, patuloy na magbigay sa amin ang lahat ng ito ng kalakasan. Thank you for the cross, Lord. Amen. Thank you for the price you paid. Hallelujah. Bearing all my sin and shame. In love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail pierced hand. Amen. Washed me in your cleansing. Drown you now with every cry.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Napakabuti mo, Diyos. Wala kang katulad. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Salamat po sa hapong ito sa malimang pagtuturo sa iyong krus na kung saan nagbigay sa amin ang pagkakapantay-pantay ng pagtingin mo sa amin. Salamat, El Shaddai. At narito ang iyong mga anak. Walang sawang patuloy pong nagtataas ng aming mga prayer request. Langis, tubig, asin, Bible, rosaryo at nobina. Maging lahat, Lord, picture ng aming mga mahal sa buhay. Pagpapalang aming natatanggap, pitaka, bag, pagpalain mo ang mga salary ng bawat isa, pagpalain mo, O Lord God, lahat ng financial na aming pumawak-hawak, binibigay mo sa amin, patuloy na i-bless ang mga project na kung saan aming pong iniisip, maging kalugod-lugod sa iyo, project, O Lord God, sa aming pamilya, project El Shaddai, na kung saan walang makasisira, walang tangang sisira, at walang magnanakaw na sisira, kundi ang blessing mo sa project namin ito, Panginoon, ay magbibigay tagumpay, kaayusan, magbibigay El Shaddai ng kalakasan upang aming makamit ang aming pong mga pinapangarap sa buhay. Dinala mo kami sa lugar na ito, sa mga abroad, upang patuloy na ang mga pangarap ay maganap at mangyari. El Shaddai, salamat sa mga biyaya. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga ginagawang kasalanan, mga iniisip ng nakararami, Panginoon. Alam po namin, Diyos kang patuloy na gagawa ng himala at kababalaghan para sa iyong mga anak upang sa bawat sandali, Lord, hindi masayang lahat sa amin ang aming buhay, ang aming pinansyal, ang aming emotional, Lord. Patuloy mong gabayan at hawakan, patuloy na punuin ang kalakasan ng aming buhay, kalusugan, El Shaddai. At ang lahat po ng mga nagpa-swab test, negative na, lahat, Lord, natatanggap ng vaccine gawa ng iniuutos ng amo, magiging maayos, El Shaddai, magpapalakas sa kanila, alisin mo po ang takot at pangamba, at ibigay mo, Lord, ang kapayapaan po sa kanila. Pagpalain mo ang mga vaccine ito, El Shaddai, makatulong upang lumakas ang immune system, at anumang gawa ng kalaban upang sumira sa buhay na ito ay pinapalayas namin sa ngalan ni Jesus. At bibigyan mo ng kaisipan at katalinuhan ng mga doktor upang makakreate mo po ng gamot, El Shaddai, hindi lamang sa mga walang sakit, mas lalo po doon sa mga may sakit po, Lord, at yun ang malagyan at malunasan ng gamot, Panginoon. Nakakaisa po kaming pinapanalangin ang mga may COVID, lumaya sila at gumaling mula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth. Ang mga mag-asawang kapit kamay na walang anak ay magkakaanak sa pangalan ni Jesus. Ang mga wala pang amo ay magkakaamo. Ang lahat ng wala pang trabaho ay magkakatrabaho, El Shaddai. Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng bagay. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. At patuloy, El Shaddai, na ibibigay mo po ang tagumpay sa lahat po, sa bawat isa po sa amin. Salamat po, pagpalaan mo na aming minaman na punong lingkod, Brother Mike Zay Villarde, gabayan sa mga ng kanyang may bahay, Sister Belen, ang lahat ng mga anak, apo po sa tuhod. Kayo din po ang aming head, Brother Ray M. Vargas, Brother Jota Nyahora, lahat kami mga disciples all over the world, pagpalaan mo po, patuloy kami maging masunurin sa iyong kalooban at sa kalooban ng punong lingkod na kung saan pinagkatiwalaan mong pamahalaan ang gawain ito. Pagpalain mo rin lahat ng council sa buong mundo, El Shaddai, gabay at samahan dito sa Hong Kong, Sister Despilarin, Sister Cindy Bernardes, Sister Gigi, Lord, bless mo po, gabay at samahan ang mga nag-iika po, nagla-love offering, patuloy mong i-bless gabayan. Salamat, tinuturuan mo kami hindi para magmayabang, kundi para maranasan pa po lalo, Lord, ang biyaya ng pagbibigay, sapagat sinabi mo, mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Pagpalain mo po, Lord, ang mga trabaho ng employer, ang mga kasambahay na maging tapat, maging maayos ang pagtatrabaho, Lord. At sino man po na may mga amo na magkakaroon ng masamang pagtingin sa ngalan mo, Jesus, mapigilan po ito at bigyan mo ng kaisipan ang sister na wag po itong pansinin, bagkos ang pagrespeto at paggalang sa kanilang mga amo'y mangyari at maganap. Pagpalain mo po ang malulupit na amo maging mabait, at lahat naman po, Lord, ng mga humihingi ng long service na po, El Shaddai, at saan man sulok ng mundo na nalulungkot, ang mga kapatid ko, El Shaddai, pagpalain mo po sila, gabayan, samahan, ibigay po, Lord, ang tagumpay po sa kanila, Panginoon, at ibigay ang kagalingan at kalakasan sa aming pamilya, kalimutan
kalusugan. Salamat po, Elshaddai, sa mga anak namin magkaroon ng magandang kinabukasan at sa bahay na meron po ang bawat isa po sa amin, Lord. Salamat po ng maraming marami. Pagpalain mo na sa Zoom, nasa YouTube, Headbo Live. Patuloy mong i-bless si Brother Bobby, Brother Doming, Brother JR, Brother Jeffrey, Brother June, Brother Tony, Brother Ben, Panginoon. At bigay kalakas at kagalingan po, Lord, kay Father Jay. I-bless mo po pagpalain, Father Raja, Cardinal John Tong, maging si Pope Francis at sa lahat ng mga naglilingkod sa iyo, mga magpaparit, magmamadre, na matuloy, Panginoon, at i-bless lahat po ng mga naglilingkod po sa iyo. Ang ministry po dito sa Hong Kong, pagpalain mo lahat ng ministry, Panginoon, ay i-bless, gabayan samahan, at patuloy na magkaisa from Monday hanggang Sunday. O Lord, anumang gawa ng demonyong pag-away-awayin sila, pinuputol ko na po ito sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. Lahat ng division sa iyong putulin sa ngalan mo, Jesus, at padaluyin ang pagkakaisa sa lahat ng mga manggagawa. Pagpalain po ang mabuting balitang aming narinig at patuloy ka pong mangusap po, Lord. Salamat sa krus na kung saan binigay mo sa amin. Salamat sa himala at pagpapala. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Maging yung mga anak na hindi po mo nakikita ang kanilang mga magulang ay makita na po, Panginoon. At ang mga magulang na irresponsable maging responsable sa kanilang mga anak, pamilya. Salamat po. Amin na po inangkin ng tagumpay at pagpalang ibinigay mo na sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth. Ang natin magsabi ng Amen! Amen and amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang nag-aangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, "Huwag katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ninsan o pamang darating na salot pagagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaang mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 10,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang paladay tatayo kat silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga layon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpanaan ang mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamoy nila'y kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatakang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang sanantahin ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos, sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Maraming salamat po sa lahat ng sa mga kapatid natin. Sige, magpayo na rin na po tayo para tuloy-tuloy na po ang ating pasasalamat kay Awel Shaddai sa lahat ang nagbukas na ng kanilang mga Zoom. Maraming salamat sa inyong lahat sa ating Happy Life. 273 po tayo kanina. Naka 278 po tayo. Salamat, God bless you. Sa lahat po, sa UK. Salamat po, Sister Jackie. Sa lahat po mga kapatid ko, God bless you.
Brother George, Sister Edith, God bless. Thank you, happy birthday, Sister Estelle del Rosario. God bless you. You know, maglako ka na. God bless. Salamat po. Sister Poderisa, Sister Lynn Moica, Julia Capuz, Carol Tablac, Clavelina Lorenzana, Shelo Satira, Sister Justada Aurena, Sister Rowena Villaverde, Divina, si Ablau, Benilda, Sister Ben, Sister Cora Raboy, Sister Leleka Pangan, Sister Andrea Perez, Pastura, God bless. Thank you sa mga chikiting, iba-iba din. God bless sa pagta sa landas na. Dada Tony, God bless you. Yan po nanood sa Batangas, dyan sa Leyte. Maraming salamat po sa Leyte. God bless you po sa Cavite. Yan. This Jessica. Yan. Content yan, kumakain. Yes. Yan. Sister taga-Italy. Sister Italy. Sister taga-Italy. Ayan, si Sister Nel. Ito po, banda ito kasi. Sara. Ito pa. Katabi ni ano. Baba, kamang konti. Yeah, yeah, Sister Nel. God bless you. Taga Italy. Yan. El Gordon. Apo. Salamat po. Salamat po. Sila Brother B. Brother. Brother Ding. Sister Betty. Sister. Taga Pakistan. Yan. Rodolfo Garcia. Salamat po, Brother Rodolfo Garcia. Sister Pia Tapa. Si Sister Donna Babala. BJ Lapay. Vilma Milianes. Lina Biliente. Casey. Kasmi. At Lubo. Yan. Lina Guinness. God bless you. Sister Chris, ang sarap ng kain, oy. Sister ba, papalain ka ng Lord. Yan, tama yan, panangin mo may umutang sa'yo. Salamat. Sis Marce. Sis Lere, pamilya. Finally, finally. God bless you. Salamat sa Diyos. Sister Helen Asto. You know. God bless. Ang ganda ng tuta. Sister Gina Choyeng Medrano. Julitan. Yes, Father James. God bless you. God bless. Sis Lenny, nasa kabilang bundok, praise the Lord. Katabi si Sister Kuya Malayan. God bless. Nasa kabilang bundok. Yes, finally. Sister Bebita Camero. Yes! Finally! Woohoo! Praise the Lord! Hallelujah! Ang bilis po ng oras, mga kapatid ko! Praise God! Hallelujah! Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa buong mundong sumama. Malaysia, Singapore, Thailand, Macau, Pilipinas, sa Spain, sa Russia, sa Germany, America, Canada, Spain, ano pa? London, lahat na, kapatid ko. Salamat po. In behalf of our servant leader, Brother Maxi Villarde, Council, Brother ang ating head, Brother Ray M. Vargas, Brother Joe, ay na si Brother J.R. Hallelujah! Ayun o! Kapatid sa pananampalataya, praise God!
Praise the Lord! Yan, salamat po. Siyempre, sa aking sister wife, Sister Rhea, mga chikiting, tomorrow again, Friday, see you tomorrow. I love you tomorrow. I love you, Mama Chup Chup! By the big grace of God, I love you. Bye-bye!